guys! So, it's been a while since nag-vlog ako. Actually, super tagal na. Kasi, nag-vlog naman talaga ako. Kaso, every time na I'm about to edit it, tinatamad na ako mga bash. So, currently, ay piniprepare or hinugasan ko lang yung mga pinamili ko sa market. Kunti lang, bumili kasi ako ng ano, ng bangus yan. Tonight, yung ulam namin mamaya. Then, fruits. Bumili ako ng fruits kasi wala lang. Namiss ko lang kumain ng fruits, mga bash. So, this is me being a wife. So, naging lazy ako for quite some time. Yung nabili kong grapes ko, 50 pesos lang binili ko, mga bash. Just to, ano, satisfy my cravings. Dito ko kumain ng mga fruits. And, bumili lang ako ng lansones, ng saging, and apple. Wala lang. So, quick update lang to apple. Then, babalatan ko sila ako. So, kayo, kamusta kayo mga bash? Yan, ito. Actually, nag-grocery ako. As in, na-vlog ko siya mga bash. Then, yung banana. Konti lang binibili ko kasi madaling masira yung banana. Then, yung sinasabi kong lansones. Galing Davao da yan. So, 50 pesos yung half kilo niya. Kasi nga, medyo ano na siya. Pud-pud, kumbaga yan. Kunti lang yung binili ko. Nakainin lang namin ni Hobby. Kasi instead na bumili kami ng mga fast food or anything, fruits na lang tayo. And yeah. Masyadong mabilis magmahal ng mga bilihin lately. And actually, halos wala ka nang mabili sa 1,000. Well, yung mga pimili ko, konting-konti lang ha. Pero ang mahal talaga mga fruits. Then, namili rin ako ng onions, ginger, then garlic yan. Garlic. Then, meron akong red onions and white onions. Konti-konti lang yan. Ganyan lang yung karami yung aking. Yung kamatis ko, sinaseparate ko. Kasi nga, dito ako sa kitchen, makita ko yung ano ko, yung kitchen corner. Charot. Kitchen corner, wait. Kitchen corner ko mga bash. So, DIY lang yan. Kakabili ko lang nito sa SM. And yan, may pa-flowers. Kasi nahihilig ako lately ng mga cooking videos and everything. And yan. So, nabili ko lang sa TikTok. Handdresses, TikTok, Shopee, Lazada, yan. And then, yung favorite ko na kawali. Obvious naman kasi gamit na gamit ko siya. And super gaan niya kasi. Kaya bet na bet ko siya mga besh. I got this from ano, Robinson, Chef Gallery siya mga besh. Parang, ano siya, Greblon. So, made in Germany siya. Yan, ito siya mga besh. So, dahil pink, binili ko siya. And this one is parang 700 pesos lang. 700, wala ka sale kasi. And yan. Ito, bala ko pang ayusin yan. So, meron akong nabiling mga lalagyan ng condiments. And doon ko ilalagay yan. Kasi nga, gusto ko pink. So, yan. And take note mga besh. I'm currently using this salt. Yung Himalayan pink salt. And okay lang. Worth the hype rin. Kahit pa paano. Kasi mas healthy daw to. So, why not coconut? So, ito na yung napamili kong mga onions and everything. And yung saging ko. And DIY lang to mga besh. DIY lang yung walls ko. Binili ko lang yung stickers ko sa Unitop. Then ito, syempre sa online, marble effect, as well as yung rubber niya. Yung con na nakikita ko is natutuklap siya, like this one. Yan, natutuklap siya. Pero nababalik naman. It's just that, hindi ganun kaganda yung quality na nabili ko. I like yung wall stickers ko. Wala akong problema at all. And yeah, ito yung nabili ko sa TikTok mga besh, yung in-unbox na akin lately. Nilagyan ko lang siya ng mga trays and containers para mas pleasing siyang tingnan at organized syempre. So yung first layer ko, andito yung mga sobra kong mga sugar, coffee. Hindi kami coffee person, sorry. Pero yung tumupunta sa bahay namin or sa maliit naming space is mahilig mag-coffee. So, wait. Kukunin ko para itour ko sa inyo verse. So, ito yung laman, mga besh. Nag-stock ako ng sugar kasi nga, sa President Ross pa ako minsan bumibili ng sugar kasi mas mura doon. 79 lang sa President Ross habang dito sa Ross parang 106 something like that. So,
Diba? Then, meron din akong, ano, Bear Brand na gatas. Ito yung nakalabas kasi yung ibang stock ko nasa loob na. And then, yung coffee ni Mama. Yung mga, if meron kaming bisita yan, na mahilig sa stick lang. So, I have Nescafe and Great Taste. Ito naman yung iinom ni Hobby. Parang creatine lang. Yan. Kinuha ko siya sa box para kumasya. Then, ito. Extra Mints. Ano itong sugar? Diba sabi ko sa iyo, nag-hoard ako ng sugar, mga besh. So, ayoko nung kunin. Ito, ano ba ito? Okay. Ito yung mga na-collecta namin. Pinoy ka, if meron kang ganito, ganun ba yun? Na-collecta namin mga sweetener, mga coffee, teas, yan, sa mga hotels na pinuntahan namin ni Hobby during our honeymoon. So, ito siya. Nabili ko itong lalagyan na to sa SM, yan. 159 yata. Kasi naka-sale, pero yung regular niya is 199. Then, I also have here, wait. Balik muna natin. Strong yarn! Ay. So, may mini punch sheet, chuchu tayo. So, I have here too. Ito lang yung may cover. And ito, meron siyang lalagyang katulad niyan. Yan, ito yung loob niya. Yung frame ganito. Kinukuha ko siya. And i-use ko to. Dito naman is yung mga drinks namin ni Hobby. Hindi kami mahilig talaga totally everyday. Mag-mile and everything. Pero, if nag-crave si Hobby, meron kami yung ganito. Yung Goyan everyday. Gusto na naman i-try. So, why not? Dark chocolate. Then, we also have this Cadbury chocolate drink. Yung price nito is 13.25. Ito, 22 point something. Then, ito yung favorite namin, yung Swiss Miss. Ito, mas mura. Mas 15.50 yata. Yan. So, konti-konti lang. Kasi, ginagawa namin, pinipare namin yung Swiss Miss at yung Milo. Syempre, Milo. Then, in here, kasi yung juice. Ito lang yung juice namin ngayon. Kasi hindi naman kami mahilig mag-juice. It's just that kung may mga cravings or something, then yung double latte natin. Then ito, isang 3-in-1 lang na coffee yan. Great taste. So, if ever meron kaming bisita na gustong uminom ng 3-in-1 or coffee, meron kaming coffee. Then, hindi rin kami actually mahilig sa biscuits. But, if may bisita lang. Para talaga sa bisita lang yung laman ng punchers namin. So, we have here wafers. Then, ito, iba't ibang flavors ng fudgy bar. Yan, madali ang, ano lang, dessert or merienda sa guests. And by the way, yan, shout out sa nagbigay niyan. Si Noy Bong, thank you so much, Noy Bong. Super, na-share ko na ba? Yung story nito is that, regalo to sa kasal namin, then walang name, then yung nakalagay lang, best wishes. Parang ano, hindi ko talaga, I have no idea kung kanino lang galing yan. And to be honest, parang 5 times ko na to tinitingnan sa SM. And hindi ko siya mabibili kasi nga 845 para lang sa ganito. Apat na ganito. Super nice niya. Aesthetic siya. Pero hindi siya kaya ng budget ko, mga bash. Hindi rin siya kaya ng konsensya ko na splurge ang self ko to this extent. So, ito siya. Wait. Papakita ko sa inyo. Mabigat siya. Ceramics kasi siya. So, yan. 845 yan. Then, nung nakita ko, kasi nga nag-unbox talaga kami ng mga wedding gifts namin after the wedding. Nakita ko, kasi napasigaw talaga ako and nagulat si na mama kasi nga, gusto ko to. Very gusto ko siya. And, nice thing kasi yung pinili is white kasi meron itong block, the variant. And, yeah. Napahappy lang ko ng very, very, very high. Eh, walang ganun. Kasi, yung mga gusto kong bilhin, hindi ko mabibili kasi nga walang budget or hindi pa kaya ng finances ko, yun yung nagalang sa amin. Then, lately ko lang nalaman na galing plus sa kanya yun. And yan, kaya thank you so much na ibong. Super love it. I really like it so much. And, balik naman tayo sa pantry ko, mga besh. Hindi pa final, mga besh. Pero ito yung current na laman ng pantry ko. So, ito yung QP. Meron kaming maliit at malaki. Nagbumili na ako pang refill kasi nga, Japanese mayo siya, so mas cholesterol free or something. But are non-fat free yata something. Then, meron kami iba't ibang sauce. Meron kami sweet chili. Then, yung sweet blend na ketchup. Ano pa ba yung dito? Meron kami calamansi na savory chuchu.
nilagyan sa rice, then yung mang tomas namin. Ito pa ba? Yeah, meron kaming syrup kasi nga gumagawa ko ng mini donut. Then yung nilakyan na namin yung ketchup kasi nga lagi kami nagki-ketchup. So, dito yung mga spreads namin. So, meron kaming garlic na star margarine. Meron din kami yung classic. Then, we also have this cheesy squeezy pimiento. Then, yung favorite ni hubby na Nutella. Then, ito yung gamot ko na yan. Ano to? Betadine na mouthwash. Then, ito yung shrimp na nor cubes. Wala na kasi hindi na kasha doon. Kaya dyan ko nilagay. Then, meron din akong chia seeds na plano kong gamitin very soon. Then, meron din akong parmesan cheese. Yan. Then, ito, supplies lang ng aming oil. Kasi napaprending ako every time wala na kaming oil. Then, meron pa kaming all-purpose flour. Ano pa ba? Then, I also have this sesame oil. Shaky yarn. Then, ito yung gusto ni hubby, yung oyster sauce. Ako naman, any brand will do. Mas mura, much better. Then, meron kaming spiced vinegar, yung sinamak, mga besh. So, nirefill ko lang siya sa mga lalagyan ko doon. So, yung mga over dito. Then, yun, another oyster sauce. Kasi nga, kahit anong lutuin ko, at some point, nilalagyan ko talaga ng oyster sauce. Then, yung mga maliliit na vinegar, then yung soy sauce. And then in here naman, kasi nga nakuha ko yung mentality ni mama na habang malayo pa, nag-iipon ng mga ingredients para sa pag may okasyon, may kukunin ka. So, meron na ako ng pamiling mga nata de coco, yan, yung green, then yung kaong. Then ito yan, red, kasi nga, yan, plano kasi ni hobby ng buko salad, so meron kaming ganyan. Ako na siya mga besh. Then, nagsistock ako ng mga mushrooms. Meron akong yung pieces and stems. Yan. Ito pa. Kasi nga, mahilig ako magluto ng carbonara. Yung tuna carbonara. So, yan. Then, meron akong whole kernel. Para rin yan sa buko salad na ni-crave ni hobby. Yan. Marami. And favorite kasi nalagyan ko yan ng butter and cheese. Condensed milk. Kasi nga, yeah, marami yung condensed milk ko. Ito pa. Meron akong maliit kasi minsan may mga quick thingy ako na kailangan ng condensed milk. So, yun. Actually, nagsistocker na ako ng evap na maliit. Ngayon, hindi lang ako nakabili. And speaking of evap, meron pa akong condensada. Speaking of evap, condensada. Ito, meron akong evaporada. Kasi nga, minsan yung mga niluluto ka kailangan ng mga ganito. So, nagsistock ako kasi nga gusto niya rin magluto na let you fly. Then, in here naman is yung aming rice cooker. Napalunan ko to sa raffle during our Christmas party. I was like praying so hard na makuha ko yung rice cooker. Kasi nga, walang rice cooker nun sa bahay, sira. And luckily, nanalo si mama sa raffle at same time nanalo ako. So, sabi niya, once mag-settle down ka na yan, gamitin mo na lang tamang-tama. Then, meron ako, kakabili ko ng eggs. Yan. Then, yung rice namin, sinandoming. Na-try na kami ng maraming variant, pero ito yung pinakagusto ni Hobby, yung sinandoming. And then, in here is yung mga kaldero ko. So, ito yung kalderong malaki. Binili ito ni Mama. Team puti tayo mga besh. Yan. Hindi ko na siya masyado ilalabas, pero yan. Si Mama, ito yung somewhat, ano may sabi, yung marang gift mo, parang during the, pag moving out, choo-choo. Ito naman yung mga baonan namin ni hubby. So, ito lang natira kasi nandun pa sa baonan. Hindi ko pa na-fix. Ito yung aking mukpan. So, matagal ko itong pinag-isipan bago ko siya bilhin mga besh, yung Fika. Kasi pricey siya. Pero nabili ko siya 20% off. But still, it is still pricey mga besh. Parang 2,000 plus yung bili ko ng isang mukpan. And then, ito yung mura kong nabili. Yung sa TikTok, mga besh. Mabigat lang siya, non-stick. Parang 189 yan. Malaki. Marami kang maluluto dyan. Actually, favorite ko rin yan. Then, ito yung isa sa mga nabili kong sauce pan. Kasi nga, struggle ko dati is yung hindi ako makaluto ng fried chicken ng maganda. Kasi nga, feeling ko kailangan i-deep fry siya. And hindi ko siya ma-deep kasi nga, puro lang akong mukpan or yung parang frying pan lang. Then, yan, dito sa ilalim, andito yung aking mga salaan. And then, yung sa baking ko, yan, dito ko nilagay.
Then, in here naman is yung aking waffle maker. Ano niya? Molders niya. Iba't ibang molders. Dito yan naka-save. Then, yung ilalim. Yung mga miscellaneous expenses. Char. Yung mga iba't iba. So, meron ako mga plastics here. Mga sandwich box. Mga baking paper, aluminum foil, barbecue sticks, yan. Mga pang sandwich ni hobby or if ever nagbabaon kami ng mga ng fruits, nalagay ko dyan sa mga magagandang plastic. Then, in here naman is yung mga, ano, iba pang mga over na mga foods. Ito pala yung nabili kong cooling rock, yan. Kasi nga gumagawa rin ako ng donuts. So, ito yung cooling rack ko. Gusto ko yung pink, pero mahal siya. Kaya black lang muna kasi nagsitry lang naman ako. Ito naman yung mga over bagahe ko. So, yan. Meron akong oatmeal dito. Yung with milk. Then, yung refined sugar ko. Extra na salt. Then, yung Bear Brand. Then, ito rin yung confectionery sugar ko. Kasi ginagamit ko siyang as glaze sa donut ko. Then, meron din akong granola. Ano yun? Rolled oats. Then, meron din akong green tea. Then, dito naman yung mga tira-tira akong mga spices. Yan. Meron pang carbonara. Meron curry powder. Yan. Yung mga charot-charot na hindi na pwede ilagay sa lalagyan kasi nga kunin na. So, syempre, maliit lang yung mga lalagyan ko. So, may over talaga. Then, ito yung over pa na noodles. Egg noodle ko nung nagluto ako ng bumpy. So, nilalagay ko dyan para organize sila. Bumangash ito yung aking kitchen rock and yung side ng aking pantry na kitchen with my hobby. So, yan. Ito yung ano, DIY na dish rack namin kasi nga hindi pa ako nakakabili. May gusto kong bilhin pero nasa 700 siya, so it's a no for us ngayon. Yan, minarinate ko lang yung bangus namin. So magfo-fry lang ako ng milk fish or ng bangus. So meron ako itong magic syrup, yung seasoning ko, pepper, salt, garlic powder. And yeah, yun lang soon. Kakain na si hobby. So tutur ko kayo sa soon sa other parts ng aming maliit na space. Pa ang pantry niya, i-flex mga bash. Naman yung mga to. Hindi talaga ako sa mushroom kasi nga, wala. Minsan marami talaga akong nagagamitan yan. So ito yung ginamit ko na sweet pizza sauce. Yung ginawa kong pizza. Then meron din akong diced pimiento. Wala kaming ref kaya hindi ako makagawa-gawa ng cheese pimiento na spread. So, may green peas kasi nga baka hindi ko maubos. Then, tidbits. Yan. Meron chunks. Yan. Then, yung Kokomama na super na-love ko yung fresh gata. Super ideal yung mga besh. Then, I'm planning to make lasagna very soon. Yung no-bake. Then, ito rin yung mga tomato sauce ko. Yan. Filipino may paste rin. Then, yung Italian style ko. Para rin sa aking lasagna. Carbonara, yan, sweet style, yan, marami dyan. Then, ito yung aking, ano nga to? Sutang horn. Then, ito yung pasta, yung ideal na pasta para sa aming dalawa lang, yung 175 grams, yata to, yeah, 175 lang. So, ito lang yung niluluto namin, if ever makikrave si hobby. Then, meron din ako ditong macaroni, then yung penne ko, then bihon, miswa, pasta na mahaba, yung mahaba, yung mas marami, tapos then may pancake din ako dito. Ayan. Then, sa second layer naman, yung mga pinagbabawal na technique, mga besh, meron ako dito mga noodles, pancit canton, ayan, sa iba't iba. At ito naman yung mga spices ko na, kumbaga, hindi ko pa nalalagay sa lalagyan. So, ito pa siya. Meron mga kagulaman dito. So, mga extra yan, kasi nga, planning ako, ayoko nauubusan ng stocks. And then, kasi nga gagawa tayo ng salad, so marami akong Nestle cream. Hindi siya, hindi ito bigla ang bili mga besh. Yung mga paunti-unti lang, minsan if nag-grocery kami ni hobby, bumili ako ng isang Nestle cream. At doon, nag-inflate talaga. Kasi one time nakabili ako parang 67 lang, pagka next day 68 na. And then, yun yung ano, gray humps namin kasi gagawa ng mango float. Then,
pineapple kasi nga marami talang usage yung pineapple. Then meron kami ito itong spam. Twice lang ko nakabili ng first, second time ko lang bumili ng spam kasi nga masyado siyang mahal. And kasi parang 280 siya, pero ito 208 lang. Ewan ko bakit nagbiglang price decrease sila. Then yung mga sardines namin. Then yung, yun ay yung ang gagamitin na napakaliit lang na 2 days yan. Konti lang naman kasi hindi na rin kami dito mag-Christmas. Doon kami kukay na mama. So, parang ano lang, pag umuwi kami, may pupuntahan kami, parang ganun. Then, nag-stock ako ng soft drinks kasi nga pag may bisita, bibili na lang ng ice then may soft drinks. Pero kami hindi kami nagsusoft drinks naman. Ito yung favorite ko, yung roasted sunflower seed. Sorry naman, mom. Ayan. Actually, yun lang talaga yung curls namin kasi nga, as possible, ayoko nang nag-curls kami ni hobby. Then, yung isa sa mga obsession niya is pistachios. Yung usual na ginagamit, or kinakain namin yung healthy one, parang sa Rob. Pero from 150, 174 na, sabi ko, try natin to. Actually, parang na-try ko na to at hindi ko siya nagustuhan, hindi ko lang alam. Pero dahil mura siya, kaya binili namin. So, then, yun, hindi ko pa nalagay yung Yakult. Then, ito yung sinasabi kong lalagyan. Pero hindi pa dumarating yung rock, so, as is lang muna siya dyan. So, that's it! By the way, mga besh, si mama yung gumagawa ng kortina ko dito sa kitchen. So, yan. At yun. Pa-chums lang yan, mga besh. So, ang dami ko nang binili. And currently, yan yung nilagay ko kagabi. And, yeah! Ito yung aking mini kitchen. Fixing it soon. So, ito yung before. Watch out yung after, mga besh. So, yun lang. See you in my next one. Bye!